Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at naggagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at naggagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kanyang pagkapananim. At ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi, ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit, upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit, upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at naggagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bukala ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikanyang uri, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa, ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ayon sa kanikanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos,
kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, nagawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-aalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan, at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniyuto sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay.
At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Anupat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapwat si Cain ay mangbubukid ng lupa. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kanikanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at magkaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cam at si Hapet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gofer. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo. 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng 1 durungawan sa sasakyan, at wawakasan mo ng 1 siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, 2 at 3. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng 1 baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Datapwat, pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo.
At sa bawat nangabubuhay sa lahat ng laman, ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri, upang maingatan silang buhay na kasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Sa mga ibon, ayon sa kani-kanilang uri. At sa mga hayop, ayon sa kani-kanilang uri. Sa bawat nagsisiusad, ayon sa kani-kanilang uri. Dalawa sa bawat uri ay sasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. At lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis, at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon, at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, ay 2-2 dumating kay Noe sa sasakyan, na lalaki at babae, ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. At nangyari, na pagkaraan ng 7 araw, na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa 600 taon ng buhay ni Noe, ng 2nd buwan, sa 17th araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawa ng langit ay nabuksan, at umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding yaon, ay lumulan sa sasakyan si Noe, at si Sem, at si Cam, at si Hapet, na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe, at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri, at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na 2-2 ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig, at lumutang ang sasakyan, at nataas sa ibabaw ng lupa. At dumagsa ang tubig, at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig. At dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig, at inapawan ang mga bundok. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, at gayon din ang hayop, at ang hayop gubat, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao, at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa himpapawid, at sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. At naalala ng Diyos si Noe, at ang lahat ng may buhay, at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng 1 hangin sa ibabaw ng lupa, at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman, at ang mga dungawa ng langit, at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa, at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7th buwan, ng 17th araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10th buwan, ng 10th buwan, ng 1st araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw, na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng 1 uwak, at ito'y nagparoot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng 1 kalapati, upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat hindi nakasumpong ang kalapati nang madapuan ng talampakan ng kanyang paa, at nagbalik sa kanya sa sasakyan, sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa. At iniunat ang kanyang kamay at hinawakan, at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw, at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at narito't may dalang 1 dahong sariwa ng olibo sa tuka.
Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw, at pinalipad ang kalapati, at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari, nang taong 601, ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan, at tumanaw siya, at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang 2nd buwan, ng 27th araw ng buwan, ng taong 6